Si Anthony Davis, nahiya na para sa Lakers. 2-8 start, parang hirap na siya lunukin. At ikaw ba naman, kulelat na team sa NBA. At kaya naman, umuugong na ang trade rumors. Kung ako lang ha, si LeBron James na lang ang ititrade ko. Ano, game? Teka, pag-usapan din natin yung issue kay Kyrie Irving. At baka matrade din siya sa Lakers. At yung surprising performance ng Jazz. Ako po si Pow Salud ng Powcast Sports. Huwag kayong maghalid. Joke lang yung kay LeBron. Alam po naman na ayaw nyo i-trade si LeBron James. Pero usapang basketball muna tayo ngayon. Sobrang na-busy ako sa suntukan. Pero dahil na-inspired ako sa basketball content ngayon dahil sa nangyari sa Binil at Jerry, balik NBA muna tayo. Sayang naman yung subscription ko sa NBA League Pass, no? Kung hindi ako mag-a-update sa inyo. Kaya kung basketball fan ka at bago ka pa lang dito, pindutin muna yung subscribe, baka iba pa pumindot niyan. So, bagong balita ito sa Lakers, no? Bago na luma actually, mukhang kailangan na at medyo kailangan babaan na expectation na ng Lakers yung kanilang trade. Tingin ko lang dapat na talagang may magbago sa team nila. Kung Lakers ako, alam kong agree din kayo, no? Pag fan ako ng Lakers pero Boston Celtics ako eh. Yung mga Lakers fans yan, alam ko din naman na madami sa inyo na gusto i-trade si Russell Westbrook. Kawawang mama. Dati may rumors na kay Buddy Hield. Ngayon, yung Lakers parang ino-offer yata si Russell Westbrook plus second round pick sa Spurs for Richardson and McDermott. So tingin ko lang, okay na yan. Basta may magbago lang sa Lakers. Saka masyado na kasing toxic ang mga fans kay Westbrook, hindi na healthy yan. Ha? Huwag niyong intayin na pati si Anthony Davis magsawa na at mag-request na rin ng trade. Ito pa isa ha. Sana huwag si Kyrie Irving kasi nababalitaan ko rin yung rumor na yan. Ha? Personal na opinion ko lang ito kasi kahit bagay si LeBron at bagay si LeBron tsaka si Kyrie Irving, ang daming excess baggage at issue nung ngayon ni Kyrie Irving, lalo na outside the basketball. Madadala na yan sa Lakers. Kaya pass muna. Ayusin muna niya yung problema niya. Higpit pa naman ngayon ng NBA sa GMRC. Suspended pala yan. Ano? At hindi pa makakabalit hanggang hindi siya nag-apology at kinokondem niya yung anti-Semitic film. No? At kailangan niya magbayad ng kalahating milyong dolyares for the anti-hate causes. At kailangan niya pa mag- sensitivity training, anti-Semitic training, at kailangan niya i-meet yung mga Jewish leader. Basta ang dami, no? Ang dami. Medyo madami siyang dapat gawin, no? Daming problema. Kaya wag na idagdag ng Lakers yan. Buti pa ang Jazz. Hayahay ang buhay. Akala mo sila yung magdudusa dahil nawala si Gobert, nawala si Mitchell. Yung pala, sila pala ang magwawagi. At least so far, no? Number one seed. 9 wins, 3 losses record, diba? Galing. Kung si Anthony Davis at saka si LeBron na lang kaya ang i-trade ng Lakers. Ano? Seryoso? Yan ang seryoso. Anyway, seryosong tanong yan, ha?